Gumawa ako ng isa sa pinakamabisang pangtaboy ng lamok at grabe, hindi ko inaasahan na ganito siya kabango. Tag-ulan na talaga ngayon mga kumari ko, kaya naman usong-uso na talaga ang lamok. Kaya halika't samahan nyo nga ako gumawa ng isa sa pinakamabisang pangtaboy nga ng lamok. Dahil ang mga sangkap nga na gagamitin natin ay talaga namang subok na sa pagtanggal nga ng lamok. Nga sa mga pangunahing kailangan natin dyan mga kumari ko ay ang oregano at syempre ang tinatawag nga nilang lemongrass o ang tanglad. Gagamit nga rin pala tayo ng isang malinis na garapon. Syempre ang una mong gagawin ay kailangan hugasan mo nga muna itong mga tanglad para naman sigurado tayo na malinis. Dahil marami naman nga akong tanim na tanglad mga kumari ko, ayan nga't dinamihan ko na. Ginawa ko nga itong DIY na to mga kumari ko dahil nga doon sa ginawa kong katol na may alcohol ay ang dami nga nag-comment na ayaw daw nila ng amoy ng katol. Kaya nga kung hindi mo nagustuhan ang amoy ng katol ay meron pa namang mga paraan para nga makapagtaboy tayo ng lamok. Sobrang napakatipid lang din talaga ng mga gagamitin mo dito mga kumari ko. Katulad ko nga ay wala na nga akong ginastos dito dahil meron nga akong tanim na tanglad at meron naman yung kapitbahay namin na tanim na oregano. Anyway mga kumari ko, na magupit-gupit ko na nga yung tanglad ng pinong-pino, agad-agad ko na nga rin pala siyang pinaglalagay dito sa garapon. Kailangan talaga mga kumari ko ay sisiksikin mo nga siyang mabuti. After naman natin makapaglagay ng tanglad, ang isusunod nga natin ay ang oregano. Alam naman nating lahat na napakarami rin talagang benefits nitong oregano. Anyway mga kumari ko, katulad lang din naman nito nung tanglad, gugupitin lang din natin siya ng pinong-pino. Paalala lang mga kumari ko, kailangan bago nyo siya gupitin, kailangan nahugasan nyo nga muna ang tanglad at ang oregano. Sa panahon talaga ngayon mga kumari ko, kailangan talaga maging wise at maging maparaan talaga tayong mga nanay. Hindi naman palaging kailangan gumastos ng malaki, yung mga nandyan lang sa bakuran mo ay pwedeng-pwede na yan maging alternatibong pangtaboy ng lamok. Anyway, after ko nga siya magupit-gupit mga kumari ko, eto nga't siniksik ko na nga rin pala siya kasama nga ng tanglad. Sinunod ko na nga palang maglagay ng oil, kahit anong oil naman mga kumari ko ay pwedeng-pwede nyong gamitin. Medyo dami-damihan nyo yung oil mga kumari ko para nga ma-absorb yung oregano at saka nga yung lemongrass. Nagamit nga rin pala tayo dito ng isang pirasong cotton buds. Magupitin mo nga lang yung dulo niyan mga kumari ko, tsaka mo siya itutusok dun sa pinakaginawa nating lampara. Kailangan mo nga rin pala ng maliit na bulak mga kumari ko, tsaka mo nga siya iibabaw dun sa may cotton buds. Ito na nga mga kumari ko, nakagawa na nga tayo ng oregano lampara. Mas maganda rin talaga itong gawin mga kumari ko, bukod nga sa hindi masakit sa ilong dahil mabango naman talaga ang lemongrass at saka nga ang oregano, lalo na kaya kung pinagsama. Dahil nga natapos ko na siyang gawin mga kumari ko, syempre ilalagay na natin siya kung saan parte nga ng malamok dito sa bahay namin. Ito ko na nga pala siya nilagay sa parting ilalim ng higaan namin mga kumari ko dahil malamok nga dito dahil nga kulub. So yun lang naman muna mga kumari ko, at kung hindi ka pa nga nakapalo sa page na to ay ipalo mo naman nga ako. Yun lang. God bless.